Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com. Sa ating masugid na listeners, may shoutout po sa beginning or ending story. Kung gusto nyo po ma-feature sa aming video ang name nyo, please comment to any videos na available po sa channel na ito. Sa pag-ibig, kailangan mong sumugal. Kailangan mong maghintay ng taong para talaga sa'yo. Yung iba, nasa tabi mo na, pero hindi mo pa rin nakikita. Dahil sa iba ka nakatingin. Pero makikita mo lang siya pag nasaktan ka na. Pakinggan po natin ang kwento ng isa nating sender. Dear Moments of Romance, magandang araw po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. First time kong sumulat sa ganitong channel. Nahihiya kasi akong i-share ang love story ko. Baka kasi husgahan lang ako ng iba. Pero naisip ko rin na baka sa ganitong paraan, mabawasan ang hapdi ng sugat na dinulot sa akin ng first love ko. Sana po ay may mapulot kayong aral sa kwento ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lenlen. Hindi ko totoong pangalan. Nag-iisa lang akong anak. Kaya lahat ng luho ay binibigay sa akin ng aking mga magulang. Bata pa lang din ako ay chubby na daw ako. Siguro dahil sa magaling mag-alaga sila mama at papa. Lahat yata ng vitamins na pampataba ay pinainom na sa akin. Kaya ang result, lumobo ako ng husto. Akala ko maganda yun. Naririnig ko kasi sa mga kumari ni mama na ang cute cute naman ni Lenlen. Ang taba-taba. Ayun, si mama naman, proud na proud. Kasi nga, malusog daw ako. Pero habang lumalaki ako, hinaharot na nila akong baboy. Kasi daw mataba ako. Pag nakikipaglaro kasi ako, nahihirapan akong tumakbo at kumilos. Kaya ayon, hindi na nila ako sinasali. Pinapanood ko na lang silang naglalaro. Hanggang sa magdalaga na ako, walang masyadong nakikipagkaibigan sa akin. Para akong may sakit na nakakahawa nun. Ang masakit, pinagtatawanan pa nila ako. Kaya naisipan ko nung mag-reduce ng weight. Binawasan ko talaga ang pagkain ng matatamis. Kung minsan, hindi rin ako kumakain. Lenlen, bakit ba nagpapapayat ka pa? Maganda ka naman para sa amin ng mama mo. Minsan sabi sa akin ni papa. Pinagtatawanan po kasi ako ng mga classmate ko. Sobra taba ko daw. Sumbong ko naman kay papa. Aba, mga loko yun ah. Eh ano naman kung mataba ka? Maganda ka naman. Sabi pa ni Papa. Inirapan ko na lang si Papa. Super Papa's girl kasi ako. Kaya kung magbiruan kami ni Papa, ay parang magbarkada lang. Minsan pa nga, pinagsasabihan niya ako na wag muna akong magpapaligaw. Sa isip ko naman,
Sino ba manliligaw sa akin kung ganito kataba ang kiligawan? Nagsimula akong mag-high school. Nakilala ko si Glenda. Mabait siya at hindi pintasera na tulad ng iba. Kaya naging magkaibigan kami. Nagsasabi rin siya ng mga problema niya sa akin, lalo na about sa mga crush. Kaya naging malapit talaga kami sa isa't isa. Pinagsasabihan niya ako pag may mali ako. Ganon din naman ako sa kanya. Lenlen, bakit kaya hindi ka magpapayat? Nagdadalaga na tayo, no? Mahirap ang mataba. Sige ka, bahawa lang manligaw sa'yo niyan. Biro sa akin ni Glenda. Gusto ko ngang magpapayat, kaso ang hirap naman. Sabi ko naman. Mag-exercise ka lang, tas bawasan ang pagkain. Disiplina lang yan sa sarili, sabi pa ni Glenda. Sinunod ko ang advice ni Glenda. Nag-workout ako at nagbawas ng pagkain. Kaya ilang buwan ay nabawasan talaga ang timbang ko. Sobrang saya ko noon at kahit papaano ay nag-work ang mga ginagawa ko. Pero chubby pa rin ako. Sabi naman ni Mama, okay na daw yun. Mas pangit daw kasi yung payat na payat. Napansin naman ng mga kaklase ko na pumayat ako. At syempre si Glenda na best friend ko. Masaya daw siya para sa akin, sa pagbabagong nangyayari sa akin. Para daw sa JS namin, makapagsuot ako ng sexy dress. Tumawa lang naman ako sa biro niya na yun. Pero pinagpatuloy ko pa rin ang naging habit ko para hindi na ako bumalik sa pagiging baboy. Third year high school kami noon, nang magkaroon nga kami ng JS prom. Lahat ng mga kaklase ko ay excited, maging si Glenda. Pero ako, nagdadalawang isip kung pupunta ba. Baka kasi mapahiya lang ako at walang magsayaw sa akin. Pumunta ka na, Lenlen. Memories din yun. At saka minsan lang sa buhay natin yun, no? Habang bata pa tayo, i-enjoy natin yung mga ganong moments. Pag-aaya sa akin ni Glenda. Pag-iisipan ko, sagot ko lang. Si Mama naman, pinipilit din akong pumunta. Ano daw ba ang ikinakahiya ko? Maganda naman daw ako at hindi na masyadong mataba. Kung damit naman daw ang iniisip ko, siya na ang bahala. Dumating nga ang prom namin. Napilit ako ni Mama at Glenda pumunta. Binilan pa kasi ako ni Mama ng isusuot ko. Mas excited pa siya kesa sa akin. Kaya napilitan din akong pumunta. Pagdating ko sa school, nandun na si Glenda at ang iba kong mga kaklase. Humanga naman sila sa akin. Simple lang ang ayos ko, pero lumitaw lalo ang ganda ko sa suot kong damit. Wow, Lenlen! Ikaw ba yan? Salubong sa akin ni Glenda. Ang ganda mo! Paghanga niya sa akin. Salamat, sabi ko lang. Pero ang totoo, kinakabahan ako. Hanggang sa nagsimula na ang sayawan, ang kinakatakot kong mapahiya ako. Nagsayawan na ang mga classmate ko at pati si Glenda. Tanging ako lang naiwan sa upuan. Nang tatayo na sana ako, biglang may narinig akong nagsalita na pwede daw ba akong isayaw. Tanong sa akin ng di ko kilalang lalaki. Nag-aalangan pa akong umoo. Pero no choice na rin. Ako na lang kasi ang nakaupo. Kaya pumayag na rin akong makipagsayaw. Ano pangalan mo?
Tanong sa akin ng lalaki. Madalas kasi kitang makita sa school, kaso nahihiya naman akong kausapin ka. Sabi pa niya. Ganun ba? Ako nga pala si Lenny. Nahihiya kong sagot. Ako naman si RL. Fourth year high school na. Magkatabi lang yung room natin, sabi ng lalaki. Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita pa. Hanggang sa natapos na ang kanta at hinatid na niya ako sa upuan. Salamat ha, sabi pa ni RL. Uy, sino yon? Tanong naman ni Glenda. Katabi daw natin yung room nila, sabi ko naman. In fairness ha, cute siya, sabi uli ni Glenda. Tumawa lang ako at hindi ko pinansin ang sinabing iyon ni Glenda. At natapos na ang JS prom namin. Nag-enjoy naman ako kahit papaano. At least hindi ako nabokya at nagbutas ng bangko. Mayroon pa rin nabulag sa akin para isayaw ako. Nang pumasok na kami kinabukasan, agad ko naman nakita si RL sa pintuan ng room nila. Hi, bati niya sa akin. Initian ko lang siya. Pwede ba kitang ihatid sa inyo mamaya? Tanong niya sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabing iyon ni RL. Sa tingin ko kasi, nagbibiro lang siya. Pero ang hindi ko alam, seryoso pala siya. Hinintay talaga niya ako sa last subject namin. Kaya wala na akong nagawa noon kundi sumabay sa kanya. Doon kami nagsimulang maging magkaibigan. Halos araw-araw nagsasabay na kaming umuwi. Naging magaan naman ang loob ko sa kanya. Lalo na nang ipakilala ko siya sa mga magulang ko. Ramdam ko na may gusto siya sa akin. The way kasing itreat niya ako, para akong isang prinsesa sa buhay niya. Inggit naman sa akin si Glenda. Buti pa daw ako may Prince Charming na. Samantalang siya ay wala pa daw magkamali. Sabi ko naman, hindi pa ako sure kung gusto talaga niya ako. Wala naman kasi siyang sinasabi sa akin. Pero I feel special pagkasama ko siya. Yun na nga yun, baka nahihiya pang magtapat, sabi naman ni Glenda. Tumagal ang pagkakaibigan namin ni RL. Nakapagtapos na siya ng high school, maging ako ay gagraduate na rin. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming nagkikita. Dumadalaw siya sa bahay tuwing weekend. Dahil doon, nahulog na rin ang loob ko kay RL. Feeling ko na may gusto na rin ako sa kanya. Pero hindi pa nagtatapat sa akin si RL. Kaya itinago ko na lang ang nararamdaman ko. Hihintayin ko na lang na magtapat muna siya sa akin. Fast forward. Graduate na ako ng high school. Nandun si RL sa graduation ko at binigyan pa ako ng bulaklak. Tinatanong ko nga yung sarili ko nun na ito na ba ang sign na manliligaw na siya sa akin? Sabi naman ni Glenda, baka daw hinihintay lang ni RL na makapagtapos ako ng high school bago siya manligaw. Hanggang sa mag-college na kami ni Glenda, coincidence naman na naging magka-schoolmate kami ni RL. Patuloy pa rin ako sa pagdadayat nun. Gaya ng patuloy na pag-asa ko na may gusto din sa akin si RL. Pero nagbago ang lahat ng mag-college na din ako. Kung kailang nagkalapit kami ni RL, ay naging malayo naman siya sa akin.
Madalas na kaming hindi magkita. Sabi naman niya, busy daw siya sa basketball at sa pag-aaral. Naiintindihan ko naman. Hanggang sa isang araw, nakita ko si RL na may kasamang babae. Ewan ko kung nakita niya ako. Bigla kasi siyang umiwas nang papalapit na ako. Nagtaka naman ako kung bakit niya ako iniiwasan. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Hanggang sa nagpatuloy ng ganun ang setup namin. Bigla siyang umiwas na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Hinayaan ko na lang din siya. Sa isip ko, baka may pinagdadaanan lang siya na ayaw niyang sabihin. Pero ilang araw lang nang mabalitaan kong may girlfriend na siya. Nagulat ako at nasaktan. Pero hindi pa rin ako naniwala hanggat hindi nanggagaling mismo sa kanya ang balita. Kaya naglakas loob akong kausapin siya. "Hi RL, pwede ba tayong mag-usap?" tanong ko sa kanya. "Oo naman," sagot naman niya. "May problema ba tayo? Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko. At saka balita ko rin na may GF ka na." Sunod-sunod kong sabi sa kanya. "Ah, totoo nga na may GF na ako. Si Myla. Hayaan mo ipapakilala kita sa kanya," sabi naman niya. Sa narinig kong yun, nasaktan ako. Bigla ko nasabi sa kanyang, "Bakit ganon? Bakit bigla ka nalang nagka-girlfriend? Akala ko pa naman gusto mo ako. Akala ko special ako sa'yo. Bakit mo pa ako pinasakay sa mga gimmick mo? At saka bakit ka pa nag-effort sa lahat ng ginawa mo sa akin? Ano yun? Laro lang?" Magalit kong sabi. "Pasensya ka na, Lenlen. Kung iba naging dating sa'yo sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Aaminin ko, special ka sa akin. Naaalala ko kasi sa'yo yung kapatid kong namatay. Kaya naibuhos ko sa'yo ang pangungulila ko sa kanya. Hindi ko alam na ganun pala epekto sa'yo nun." Paliwanag naman niya. "So, yun lang yun? Kaya ka ba napalapit sa akin dahil sa naaalala mo sa akin yung kapatid mo? Akala ko pa naman gusto mo talaga ako. Kaya umasa ako balang araw na magtatapat ka sa akin. Dapat hindi mo na hinayaang magkalapit tayo. Ngayong wala ka naman palang balak ligawan ako," sabi ko sa kanya sabay talikod ko. Nang mga oras na yon, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Durog na durog ang puso ko. Nalaman naman nila mama at papa. Kaya napagpasyahan ko na lang na lumipad ng ibang school. Wala na kasi akong iyaharap na mukha kay RL. Kaya pinadala ako nila mama sa States. Doon ako nag-aral at tumira sa mga tita ko. Sobra kasi akong naapektuhan ng mga pangyayari. Akala ko pareho kaming nararamdaman ni RL. Pero ako lang pala ang nagmahal sa kanya. Nag-take ako ng business administration. Gusto ko kasing magtayo ng sarili kong business. Suportado naman ako ng mga magulang ko. Kaya after nun, nakalimutan ko si RL. Pero hindi ko na sinubukan muling magmahal. Nandito pa rin kasi ang sakit ng sugat na ginawa niya. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko at sa business na itatayo ko. Pagkalipas naman ng ilang taon, nakagraduate na ako. Umuwi na rin ako ng Pilipinas at sinimulan ko ang business kasama ang kaibigan kong si Ralph. Classmate ko din siya noong college pa sa Pilipinas. At matagal na rin siyang naniligaw sa akin.
pero hindi ko na lang pinansin. Hinihintay ko kasing magtapat sa akin noon si RL. Pero wala pala akong hihintayin. Masaya naman sila mama at papa sa akin dahil naging successful ang business namin ni Ralph. Hanggang isang araw nang aksidente kong makita si Glenda sa mall. Len, tawag niya sa akin. Kaya napalingon ako at nakita ko nga si Glenda. Wow, Len, ikaw na ba yan? Payat-payat mo na ya. Lalong kang gumanda. Pambobola sa akin ni Glenda. Talaga lang ha? Ikaw nga rin. Kamusta ka na ba? Ang tagal na rin natin nang huli tayong magkita. Sagot ko naman sa kanya. Oo nga, hindi ka na kasi nagparamdam simula nung umalis ka papuntang States. Sabi naman niya. Siya nga pala, may asawa ka na ba? Ako eto may anak na. Kwento pa ni Glenda. Wala pa. Nagpo-focus pa ako sa business na tinayo ko. Minsan punta ka ha, aya ko sa kanya. Sige pa, basta libre ang kain ko dun ha, pagbibiro naman niya. Oo naman, sagot ko lang. Hanggang sa magpaalam na nga kami ni Glenda sa isa't isa. Masaya ako sa kaibigan ko at nakatagpo siya ng isang lalaking totoong nagmahal sa kanya. Hindi ko katulad na umasa sa wala. Bigla namang pumasok sa isip ko noon si RL. Akala ko naka-move on na ako sa lalaki na yon. Mabilis lumipas ang araw. Naging maayos naman ang negosyo namin ni Ralph. Nasa likod ko lang siya sa lahat ng desisyon na gawin ko. Matyaga siyang nanunuyo pa rin sa akin. Nang minsang nagpunta ako ng simbahan at makabunggo ko ang isang batang lalaki. Ay, sorry iho, sabi ko sa bata. Okay lang po, hindi naman po ako nasaktan, sagot naman ng bata. Nasaan na mga magulang mo? Bakit kanila pinababayaang mag-isa? Tanong ko sa bata. Hindi naman po, nandun lang po sila sa loob. May bibilin lang po kasi ako kaya lumabas muna ako, sagot ng bata. Ganun ba? Ano pala pangalan mo? Tanong ko sa bata. Ron Lee Jr. po, sagot naman. Ron Lee? Tanong ko sa bata. Opo, sinunod po kasi yung pangalan ko sa papa ko, sagot uli ng bata. Hanggang sa may lalaking tumawag sa bata. Laking gulat ko nang makita ko si RL. Siya pala ang ama ng bata. Hindi ko alam kung iiwas ba ako o magkukunwari. Kaya lang, nakalapit na siya sa amin. Ikaw bata ka, nandyan ka lang pala? Narinig kong sabi ni RL. Sabay ngiti niya sa bata. Nang makita naman niya ako, ay nagulat rin siya. Len, kamusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, okay naman, sagot ko lang. Hindi ko alam na may anak ka na pala. Kanino? Kay Myla ba? Sunod-sunod kong tanong. Hindi kami nag-work ni Myla eh. Nakilala ko yung mama ni Ron sa isang party. Nabuntis ko siya kaya eto, nagbunga. Kaso iniwanan din kami ng mama niya, sagot ni RL. Ganun ba? Sorry ah, paghingi ko ng paumanhin. Okay lang, tanggap ko naman na ang nangyari sa amin ng anak ko. Karma ko na rin siguro ito sa nagawa ko sa'yo noon, sabi pa niya. Sana napatawad mo na ako. Nagpunta kasi ako sa inyo noon, sabi ng mama mo wala ka na daw. Kaya hindi na tayo nakapag-usap noon, aliwanag niya. Pinadala kasi ako ni mama sa estate, kaya biglaan din ang pag-alis ko, sagot ko naman. Hanggang kung saan na pumunta ang usapan namin.
at namalayan ko na lang na hindi na pala ako galit kay RL. At wala na rin yung nararamdaman ko sa kanya na akala ko nananatili pa rin sa puso ko. Naawa naman ako sa nangyari sa kanya. Natapos ang usapan namin ni RL. Masaya naman ako at gumaan na rin ang bigat na dinadala ko. Nagpaalam naman si RL na kung pwede pa daw ba kaming magkaibigan. Hindi ko na siya sinagot. Ayaw ko na kasi muling mapalapit sa kanya. Naiintindihan naman daw niya yon. Kaya simula noon, hindi na kami nagkita. Sinagot ko naman na si Ralph. Tutal naman, matagal na rin siyang nanliligaw sa akin. Naging masaya naman kami hanggang sa nag-propose na siya sa akin at tinanggap ko naman ang singsing na binigay niya sa akin. Hindi ko akalain na yung partner ko sa negosyo ay magiging partner ko rin in life. Kaya nagpakasal kami ni Ralph at biniyayaan ng dalawang anak. Nakakatawa lang, sa hinaba-haba ng prosesyon, kami rin pala ni Ralph ang magkakatuluyan. Ang lalaking naghintay sa akin ng matagal habang umaasa ako sa isang lalaki na hindi naman pala ako mahal. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana po may napulot kayong aral sa istorya ko. Lubos na gumagalang, Lenlen. Isang malungkot at masayang istorya na naman po ng buhay ang naibahagi sa atin ng ating letter sender. Di talaga natin masasabi kung sino ang inilaan para sa atin ng Diyos. Marami kasing dumadating sa buhay natin para magbigay aral sa atin. Magbigay ng masaya at masakit na alaala na talagang tatatak sa puso natin. Minsan naman, may darating na taong itinakda para manatili sa buhay natin habang panahon. Minsan talaga, nakakatawa ang buhay. Nasa harap mo na, di pa natin napapansin. Maraming salamat, Lenlen, sa pagbabahagi mo ng malungkot at masayang kwento ng iyong buhay. Sana'y mas maging masaya pa ang pagsasama niyo ni Ralph at ng mga anak mo. Hiling din namin na mag-success pa ang business niyo. Sa ating mga listeners, maraming salamat din po sa inyong pakikinig. At sana may magandang aral kayong napulot sa istorya ng buhay ni Lenlen. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com. Sa ating masugid na listeners, may shout out po sa beginning or ending story. Kung gusto nyo po ma-picture sa aming video ang name nyo, please comment to any videos na available po sa channel na ito.